Okay, hello mga mamshi, at dadako po tayo sa ating bagong topic with regards on how to use Smart Category Navigator. So ito po yung response natin sa isa po nating Lazada seller. So pupunta po tayo sa ating pong store decoration. So bago po tayo makapasok dito, alam na po natin ang gagawin natin ha, yung sa account po natin using your own password. And then, meron po tayo makikitang default copy. So, sa default copy po natin, click po natin yung edit button na meron pong pencil na drawing. So, pag-click po natin, ito na po muna yung itatapik natin ha, yung Smart Category Navigator. So, kung paano gumawa po nito, i-click po muna, i-drag kung saan nyo gustong ilagay. Yan po, sa akin po may red kasi po nagamit ko na po yung aking Smart Category. 1/1 lang naman po ang binigay ni Lazada regarding this. So, okay na po ako sa akin. I-click ko lang po yung existing ko ha. Ipapakita ko po, lalo na yung mga wala pa pong nailigay na design regarding Smart Category Navigator. So, click po natin yung upload na button and then pupunta po tayo dito. Mababasa nyo po, edit content and create banners. Sa mga wala pa po, pag-click nyo po ito, plus sign po ang lalabas. Since sa akin meron, nakikita nyo po is garbage bin. So, hindi ko po ipipindutin ha, kasi hindi ko naman po babaguhin pa. And then, be sure yung inyo pong desktop, laptop, or kung mobile man yan, ay actually, mas mahirap sa mobile. Ito pong ginagamit ko is for desktop users, okay? Dapat po nakasave na yung file ninyo na meron na po kayong design. Ang design po na recommendation po na dapat pong i-upload na image is ito po. Makikita nyo po itong highlight na to. Okay? So, wala po tayong magiging problema kapag susundin po natin yung size po na recommended ni Lazada. And then, after this, click lang po natin yung crop. May crop po dito makikita sa baba. Scroll down nyo lang po. And then, after crop, just click confirm na button. And then, babalik po kayo dito. Yan, may makikita na po kayo dito sa inyong pong page design. And, magsiset kayo ng URL kung gusto nyo pong clickable po yung design na yon. And then, ilagay nyo lang din po ang title. Maganda po kasing may title para may nababasa naman po ang mga buyers or customers ninyo. So, akin, nilagay ko lang po, example lang, promo for October. And then, click the save button here. Huwag po itong nasa dulo. Dito po muna mag-save. Click nyo po yung save. So, after nyo pong maklik yung save na yan, click nyo po yung preview. Tapos, pumunta muna tayo sa mobile. Mas marami po mga Lazada customers ang tumitingin sa mobile, kaya mas unahin nyo po munang mag-edit sa inyo pong mobile, okay? So, ito na po yung example ng aking Smart Category Navigator. Ito na, nandyan na siya. So, kapag satisfied naman na po kayo sa inyo pong design, yun po ah, kapag satisfied na, ikiklik nyo lang po is save button. So, kung hindi naman po is balik lang po tayo sa ating editor. Yan, back to editor. Kung hindi, publish button. Ito pong kulay orange. So, once na okay na po siya, pwede nyo na rin pong pindutin. Ayan, nabugulol na naman si Akish. Ayan, apply to PC version. So, kung ano po yung nakita doon na design sa inyo pong mobile, applicable na po yan kapag clinic natin yung apply to PC version. And then, don't forget to save. Ito na po yung button. Click the save button. Okay? So, yun po yung para sa Smart Category Navigator. Ngayon, may additional lang po akong isasama na ano po yung My Store Categories. Click nyo po yun. Ito po yung nasa taas pa rin na nandito pa rin po kayo sa loob ng store decor nyo. Pag-click nyo po ng store categories, ayan, may mga makikita kayong category. Kayo po maglalagay ng categories nyo kung ano po. Tapos may mga sub-categories na yan. Sa akin po kasi,
sa aking store, meron akong clothing, health and beauty, food supplements, groceries, etc. So, gumawa po ako ng subcategories. For example, the clothing, ano yung mga items po? May tops ako, may dresses, skirt, shorts, rompers, ternos, etc. So, ganito po magiging itsura niyan pag clinic ko siya. Dahil nakategorize na siya, di ba? Mas madali pong mahanap ni buyer yung mga items na sama-sama magkakapareho. Kaya mas advantage po sana kung meron po kayong ginagamit na inyo pong category. Ito po sa items ninyo. Ayan, my store categories. I-apply nyo po yan. Maganda po yan para sa isang store. And then, doon pa naman po sa ano, sa nag-i-start pa lang po, I suggest na gamitin lang po minibus yung canva.com kasi libre naman po itong tool na ito. Diyan po ako gumagawa ng aking mga store design. Gaya po neto. No? Tapos kung gusto niya, kulang palitan ng ang date, na-edit ko naman siya na walang problema. So, ganun lang po kasimple. Nawa po ay may natutunan po kayo for this day kung paano po gumamit ng ating Smart Category Navigator at yung inyo pong My Store categories. Okay, so, thank you once again. Don't forget to subscribe. Hit the like button po at make sure po yung notification bell yung naka-all po para malaman nyo po yung mga latest po natin uploaded mga tutorials. Lalo na po sa mga sellers natin sa Lazada. Thank you po and God bless.